Miss Millennial Philippines 2018. Our featured province for today offers a variety of activities. Kaya naman, later we'll get to know more of that as we share this ride with the Dabricads from Malabon, Bulacan, and Quezon City. Oh, busy sila, oh. Oo nga. Laps ng laps. Nakakaingit. O mamaya may ikipagchikahan tayo sa kanila kung kamusta ang kanilang experience. Yan. Ngayon muna to make us fall in love with her home, let's call on Sunshine Gumbaw, our Miss Millennial Bukidnon. A graduate of BS Education, major in English, and Lagata Bukidnon 2018. Sunshine Gumbaw. She is ready to show what her province has to offer. She is Miss Millennial Bukidnon. Pagtanaw karon sa Eat Bulagat. Hello! Dabricads, si Sunshine Gumbaw ang ating Miss Millennial Bukidnon. 857.31 kilometers away from Manila. Malayo-layo. Malayo. Paano makakarating ng Bukidnon ang mga Dabricads natin? Paano pumunta? Actually po, wala pong commercial flights directly po sa province sa Bukidnon. So, yung pinakamalapit po na airport ay nasa Cagayan de Oro City po, which is in Lagindingan Airport. And then, how many hours to Bukidnon? Ng road? Road po is 2.5 hours po. From pero CEO. Pero mapapabilis kung may private vehicle po. Yun yung by bus. Yung yes, 2 hours land travel po. Pero from Manila to Lagindingan, 1.5 hour po. Okay. 1.5 hours din yung lipad mo. Okay, pag private vehicle, 2 oras lang. 30 minutes lang yun about. Alright, Sunshine Bukidnon is known for having the finest pineapples in Asia. So aside from pineapples, what else do you have in Bukidnon? Ano po, yung Bukidnon mo ay tinuguranin pong Food Basket Capital of Mindanao kasi kami po yung major producer ng rice and corn. Ayan po. Although Bukidnon is not that Bukidnon is not that province na meron pong typical islands and beaches, we are blessed po with the highest and beautiful mountain ranges. Actually po, makikita po sa Bukidnon yung second highest mountain in the Philippines, which is Mount Dulang-Dulang. Mount Dulang-Dulang. What are the places that you'd recommend to our Dabricads na first time pupunta sa Bukidnon? Ano po, yung iba po makikita po sa VTR mamaya. Pero ma-recommend ko po yung mga adventure park na marami po dito sa Bukidnon. First is Vertical Bivouac, Dahilayan Forest and Adventure Park, tapos po Lake Apo. Naku, gusto ko na makita yan sa excited VTR. Excited ka na ba? Ay, ayan. How do you pronounce that? Vertical Bivouac po. Bivouac? Ano yung bivouac? Daming letters po. Yun po yung temporary encampment on a plane, vertical plane po. Oh. And ang Dahilayan Forest and Adventure Park. Pwede ba natin masilip? Ooh. Wow! Ano ba tawag dyan? Paragliding ba yan? Ano po yan? Yung zipline? I know. It is ano po, yung sky tower jump po at drop zone. Drop zone. So, parang bungee, gano'n. Ayan po, bungee jump. Okay. Takot. And lastly is the Lake Apo. Yes po. Iyan po yung crater po nandun po sa Valencia City, Bukidnon. Ang ganda. Ay, ang linis-linis. Green na green. Wow. Sunshine, we're excited to see more of your province. Baka pwede mo namang ipasyal na kami. Okay po, Dabricads, ubani ko maglagta sa maayad ko nga probinsya, may Bukidnon! Maayad ang pag-uma sa akong probinsya, the home of the finest pineapples in Asia, halina o maglagta sa Bukidnon!
kabalubango nga daghan o activities dire sa Lake Apo. Natay mga floating cottages nga pwede mo mag-relax, swimming, kayaking, o pwede mo mag-fishing sa nagkalain-lain nga mga isda. So halina, ubaniko, o mag-swimming ta! Oh, excited na po! Doon na ako karoon dire sa Atuga Nature Farm, o maghimo ta, o binake. I am here with Ate Lani. So Ate, unsa may mga ingredients? Mais, sugar, gatas, cloves. Ato ano dayon siyang corn. Naana atong steamer ug atong ibutang na ang pinake. Anya kita karon diri sa Campo Juan sa Manolo Fortis Bukidnon, kung asa nato makita ng isa ka heritage house. Kabalo ba mo dapper kas na kining balaya kay isa-isa dalang iyang parte gikan sa Pangasinan o gidala diri sa Manolo Fortis para i-reconstruct o ibalik ang iyang original na forma. O kini kay 120 years old na. So natakaroon din sa Manolo Fortis Bukidnon sa Camp Phillips kung asa na ito makitaan ang finest and largest pineapple plantation in Asia. Ang Monastery of Transfiguration kay makitaan sa San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Isa siya kasimbahan nga gipamalakad sa mga Benedictine monk. Mao ni ang last artistic work sa atoang national artist na si Leandro Locsin. From the home of the finest pineapples in Asia, I am Sunshine Benedicto Gumbao, your Miss Millennial Bukidnon. Sunshine! Naglaway ako dun sa mga pinya. Ayan na oh. Alam mo, hindi ko pa na-experience ang pinya ng Bukidnon. Pero nakarating ka na ng Bukidnon. Nakarating na ako, pero parang hindi ako nakatikim. Ganun ba? Akala ko hindi mo lang maalala. Mamaya, titikman ko yun talaga. Sige, papatikim sa'yo mamaya tayo. Ni Sunshine. Sunshine, i-share mo muna sa amin ano ba itong mga pasalubong na dala mo today. Since po yung Bukidnon ay yung very nature po na economy niya is agriculture, madami po kaming pwedeng itanim na mga crops. So, madami din po kaming pwedeng i-produce na mga byproducts po sa crops. So, una-una po is sa corn po, meron po kaming binake. Yung binake. Tinatawag po siya. Tinatawag po siyang corn steam cake. Gawa po siya sa grated corn po. Yan yung pinakita mo kanina sa native delicacy po sa Bukidnon. Nakakatuwa sa kanya. Cake na po siya. Actually po, yung word na binaki is from the word baki, which means frog or palaka. Ano kasi po, yung pagbalot po kasi ng pagbalot lang po ng ng itong native delicacy po ay parang frog po yung... Bakit? Kumakain ba kayong binaki dyan? Nakain nyo na ba yung binaki? Kumusta? Oh, masarap okay daw. Sige. Asan? Sino nang nagsubok ng binaki? Ayun. Parang cake na nga siya. Oh, sige, dito tayo. Sino nagsubok ng binaki? Kumusta? Anong lasa? Masarap po. Masarap kasi yung mais, lasang lasa talaga yung ano niya. Yung flavor niya dyan. Anong texture niya? Hindi ko nga. Parang cake, suman. Oh, parang ganun. Suman, mga ganyan. Parang suman na parang tinapay. Parang big hit din si merengue, ah. Anong la? Ano? Kamusta? Sweet. Sobrang sarap. It's full of sugar. Full of happiness. Yeah! Asukal is happiness. Ano pa ang mga... Ito, Sunshine. Ano to? Ito po yung piña biscuits na galing po sa Manolo Fortis Bukidnon po. May touch po ng piña. Yan piña po. Biscuits. Yes. And ito, may nakikita akong ito juice. Ito po yung guyamansi. Ito po yung galing po, bali research po siya at ginawa po siyang juice. Kasi po, nakita po nila yung guyabano na ano po siya, anti-cancer na 10 times more better na than chemotherapy po. Kaya, dahil sa health benefits ng guyabano. Natural po lahat. Tapos nilagyan pa ng kalamansi. Yes. Ayan, tinatanong lang nila ano daw 'yan. Ito po yung humadlay biscuits po. Actually po may nakahalo pong adlay grains which is very good po sa ating katawan.
Yes. Ang healthy naman ng mga correct. Ano. Tanungin ko na lang, ko na rin tong mga Dabber Cads natin, based on the video that you've seen, mm-hmm. ano yung gusto nyong puntahan sa Bukidnon? Lake Apo po. Lake Apo. Lake Apo. Si, may isasama ka bang special someone sa Lake Apo? Pwede din po. Ano, maganda po siya pong pang Instagram, saka po pwedeng umaura-aura. Maganda pang Instagram at pwedeng umaura-aura. And Instagram worthy. Si Tina, ano naman doon yung gusto mong bisitahin? Doon po sa Camp Phillips. Camp Phillips. Sa Camp Phillips. Camp 1. Let's ask Hazel, ikaw, saan ka na-excite doon sa video? Since mahilig po ako sa leaves po, yung pineapple farm po. Oo no, napakaganda. Ang laki-laki, ang lawak-lawak. Instagramable po. Tapos yun, sigurado maraming likes. IG worthy na siguradong maraming likes. Ito daw si Thea, yung pinaka-adventurous sa kanila. Thea, gusto mo bang subukan yung parang bungee drop jumping? Drop zone, parang ganun? Yes po, kasi mukhang interesting naman po yung place na yon. Dalhin mo daw si Thea doon na mag-bungee kayong dalawa. Maraming salamat mga Dabber Cads sa inyong lahat na nakisama sa amin sa Bukidnon trip natin for today. Dabber Cads, if you have photos in Bukidnon that are worth sharing, feel free to post it on Eat Bulaga's official Facebook page with the hashtag MMPH. Come to Bukidnon. Thank you, Sunshine. Thank you po. At sa lahat ng Dabber Cads natin from Bukidnon. Maraming salamat din sa Tourism Department of Bukidnon. Ang Miss Millennial Philippines ay hatid sa atin ng Pride with Fabric Conditioner. Ituloy ang bango with pride. Vitamilk, balikbote, feels good. Nescafe Creamy White. Mas masarap ang buhay pag walang pait. Mas masarap bumangon pag may Nescafe Creamy White. At tatanggap pa si Sunshine ng gift packs from Potency, the beauty of immunity. Dabber Cads, for more updates about Bukidnon, you can follow Sunshine on all her social media accounts na nakikita ninyo sa inyong TV screens. Sunshine, invite mo nang iyong Dabber Cads to visit Bukidnon at ilagay sa kanilang travel list. Okay, mga Dabber Cads, kung gusto niyo pong ma-experience ang nature, adventure, and of course, yung culture po ng Bukidnon, ilagay niyo na po sa inyong list ang aking province at experience po ang ganda ng aking probinsya. Thank you, Sunshine. Don't forget to use the hashtag MMPH. Hashtag po, MMPH, come to Bukidnon. Nature lover ka man o food lover, perfect kayong sumama sa amin araw-araw dito sa Miss Millennial Philippines 2018!